Ang communication ay napakahalaga sa lahat ng relasyon. Ang totoo, kapag nagtanong-tanong ka sa iba't ibang tao tungkol sa kanilang mga relasyon, mag-asawa man yan, magkapatid, magkatrabaho, magkamag-anak, at iba pa, malamang ang isa sa mga pangunahing problema ay kakulangan daw sa communication. Linawin muna natin, hindi lahat ng nag-uusap ay masasabing nagko-communicate, ha? Minsan kasi ang daming iba't ibang bagay na napapagkwentuhan, pero iniiwasan ang mga bagay na mahalaga at nakapagpapalago sa inyong relasyon. Yun bang sa dinami-dami ng natalakay nyo, pati na yung issue ng ibang tao na pag-uusapan nyo na, pero yung sarili nyong issue, tila di nyo na pag-uusapan. So may problema nga sa communication. Para bang may something na naglilimita sa inyo na talakayin ang mahalagang bagay sa relationship ninyo. Ang delikado dyan, habang ipinagpapaliban ninyo ang pag-uusap sa mahalagang issue ng buhay nyo, lalo namang nagiging unhealthy ang relationship nyo. Kapag nagpatuloy yan, mararamdaman mo na hindi na maganda ang kalagayan ng buhay ninyo. Kapag merong kalaya ang magpahayag ng saloobin ng isang partido at ang isa naman ay merong pagpapahalaga sa saloobing pinapahayag, mararamdaman nyo na pinapahalagahan kayo. Kasi kapag binabaliwala ang saloobin mo o kaya naman ay hindi siniseryoso, feeling mo ang buong pagkatao mo ay binabaliwala din at hindi siniseryoso. At isang mahalagang susi sa maayos na communication ay ang tamang damdamin. Diba minsan may sasabihin ka palang, galit na, paano pa kayo mag-uusap? Kaya tuloy yung issue, pabalik-balik lang dahil hindi nga naman na pag-uusapan, hindi nare-resolve. Napakaganda yung sinabi ng Bible. Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit lalong nakapagpapagalit ang pabalang na sagot. Kung gusto mong lumikha ng maayos na communication, ito ang mahalagang hakbang. Tiyakin mo muna na tama din ang baon mong emosyon. Kapag lagi kang galit o defensive o kaya binabaliwala mo ang saloobin ng iba, lalong masisira ang inyong relasyon. Simple pero sobrang halaga ang sinasabi ng verse na yan. At kapag tama ang sagot at pagsagot mo dahil sa tamang emosyon, makikita mo na lalong lalago ang inyong relasyon. Maghihilom ang mga nasaktang damdamin at mareresolba ang mga issue. Gawin mo yan, ha? At asa ka pa.